Hoy, hoy, hoy! Chips ahoy! This is Inday, Judonne again, and welcome to my channel! So for today's video, magta-travel po tayo papuntang north part ng Cebu. Part, ayan o, yung anak ko. Pupunta ka ng north part, yun. Kailan mo talagang puntahan yung lugar na Medellin. Doon po located ang Bamboo Forest. So, if you are interested to travel with me or to travel with us, aking family, then halika, biyahe na tayo! Last man standing ng aming family. Meet my daddy! Ay, bili na lang na mo si Prom Kim. Si Prom Kim tadi ha. Say hi to my vlog! Hello! Uy. So, we're ready to travel na po. Ayan, driver. Hello! Hello! At dito sa likod ang aking brother. Medellin, here we come. Wow! At ang aking angel na si Jackie. Three hours. Ito na pala yung bridge. Tingnan natin. Yung bridge ng London Bridge. Po daw yung bridge patungo Consolacion. So 3 hours yung biyahe from Inglanilla to Medellin. Medellin ba? Lumampas na po kami ng Liloan, tapos ng Postela. Papunta na po kami ng Danao. Dagat sa Danao. Ito yung Mitsumi. Mitsumi Incorporated is a manufacturing company located in Danao City, Cebu. It manufactures various electronic products such as camera module and etc. Nandito kayo sa Carmen. So, meron po akong ibibigay. O, na sila tubig agmay. Ang ingay! To travel kayo long drive, dapat full tank po ang gasoline. Tapos, i-check yung mga gulong if okay. And then, yung mga dadali naman natin, ayan, yung mga essentials natin. Ayan, ang ingay ng aking papa. Ano, pasensya na kay mga senior man ito sila. Ay! Nagba-vlog ang tao eh. Day, balik ra din. Pagkain. Walang pakialam sa mundo. So, tanungin naman natin ang aking mga kasamahan kung ano mga dala-dala nila para sa preparation sa aming long drive. Yung tita ko, anong dala mo, ma'am? Aplas. Para saan yan? Para sumakit ang balikan. Anong balikan? Balakan. Balikan. Upo ng malayo. Ito naman, anong dala mo, ma'am? Alcohol. Para saan? Sa mga virus. Virus talaga. Ano, yung driver, anong dala kaya ng driver natin? Uy, ano ba yan? Anong dala mo? Hi. Saan mo, nasa ano kaya? Airplane ako. Dala ko power bank tsaka charger para sa cellphone. Kasi baka maluba tayo sa pagkukuha ng mga photos tsaka video. Meron ka naman yung katabi mo, ma'am. Anong dala mo? Medicine. Wala na, bahay kayo. Medicine kit.
Oh my God, sandali! Oh my God, may aksidente kami nakikita. Gamot ng pangangati! Kagid! Sa akin yung aking makeup kit. Ito po ang pinaka-importante sa aking buhay. Joke. Pang-retouch lang naman. Uy, dapat talaga may pang-retouch. Ano? Kaya ba ang ating tips para sa ating long drive na travel? Ay, din po tayong dala. Nakalimutan niyo yung food natin, uy. Food. Ayan. Meron kami mga chichiriyang dala. Tsaka mga biskwit, mga cookies. So if you happen to travel to North, don't forget to drop by here sa bibingka sa Katmon. Talagang masarap po ang kanilang bibingka, gaya po ng bibingka sa Barili South po. Parang sa ano lang din, bibingka ng Barili, masarap. Masarap po talaga mag-travel sa probinsya, nakakalanghap ka ng sariwang hangin at very very relaxing po away from the city po. Dito na kami sa Bamboo Forest. Medyo magamit tao kasi Sunday ngayon. So, let's practice social distancing pa din kahit madaming tao. So this is Medellin Bamboo Forest, promoted by our governor, Gwendolyn Garcia po. Before entering, meron po silang entrance fee, which is 20 pesos, so very affordable naman po. And then, if nagugutom kayo galing sa biyahe, marami naman pong mga food stall na pagpipilian niyo po at pwede po kayong kumain sa labas.
So after payment, lalagyan po tayo ng stamp, meaning tayo po ay nakabayad na. At ito naman po ang aming mga tickets for souvenirs. Sa labas naman po, meron po ditong mga emergency numbers at saka safety reminders po to prevent ourselves from the virus. Welcome to Bamboo Forest! Talagang napaka-relaxing po talaga ng ambience. Ang kanyang mga decorations din po ay very unique. So you can have photo shoots here. You can bring all your friends, barkadas, families, relatives, and even your sweethearts. Dito po talaga ay napaka-perfect po talaga na makapag-relax ka. Pwede ka din ditong matulog dahil napakaganda po at napaka-lamig po talaga ng area po. Talagang mahangin siya, mapifeel mo at maririnig mo talaga ang music po ng mga bamboo trees and they are dancing. If you are hungry, you can also dine in here and buy some foods. They also have this wishing well. So this is only a man-made. So wish ka lang dyan. At kung may call of nature ka na, talagang naiihi ka na, ayan, meron din po silang toilet dito. May female at saka male po. At talagang super linis po siya, ha? Promise. So before kayo mag-enter, kailangan you should take off your shoes dahil napakalinis po at meron po silang slippers na pang toilet po talaga. Promise, napakalinis po. Ayan po si Kuya. Nililinis niya after na may gumagamit po. Talagang well-maintained po ang area. This is the souvenir items area. So marami tayong mapagpipilian. This is Hachiko, the famous dog in Japan. If you want to feel like you're in Japan, then you can rent a kimono here for only 100 pesos. Set na po siya. As in, feel na feel mo na po talaga na nasa Japan ka. So these are the souvenir items na pwede mo pong mapagpibilian at maiuwi sa bahay ninyo kung gusto niyo po. So they are very cheap and affordable po. So since andito na lang din naman ako at hindi pa tayo pwedeng pumunta ng Japan, kaya green na po talaga ang opportunity na maka-experience makasuot ng kimono. And besides, very safe naman po ang kanilang mga kimono dahil ito po ay dinidisinfect po talaga nila bago po nila pinapasuot or pinaparent sa atin. So, no problem po talaga. Gusto ko lang po talagang i-feel ang scenery na nasa Japan ako. Feels like in Japan, ika nga. And besides, hindi pa din po ako nakapagsuot ng kimono. This is my first time. Dahil every United Nations Day, talagang Miss Hawaii ako. Never akong naging Miss Japan. O, diba? Miss Japan na Miss Japan lang ang peg. Sige na naman, pagbigyan nyo na ako. Feel na feel ko nang nasa Japan ako eh. So it's lunchtime na. This is our food. Very affordable and very delicious po talaga ang food nila dito. So no worries po. For me, I really love this place. Talagang nag-enjoy ako nung nagpunta kami dito. Talagang grinab ko ang opportunity na nagsuot ako ng kimono. I feel like I'm really in Japan. Even if andito lang ako sa Cebu. And then napakaganda po talaga ng scenery niya. Makakapag-relax ka po talaga. Then mapifeel mo po talaga ang simoy ng hangin na napaka-fresh. And then maririnig mo din po yung mga music ng bamboo trees. And then you can really see that they are really dancing like
happy kids or happy children or happy people. So this is it guys for my video today. All I can say is that talagang sulit na sulit po ang 3 hours travel namin papunta dito. Talagang napakaganda po ng scenery. You can also visit, aside from visiting Bamboo Forest, you can also visit their beaches here in Medellin. So I hope nag-enjoy po kayo sa panonood. If you enjoyed it, give me a huge thumbs up. And if you are new to my channel, don't forget to like, subscribe, and then hit the notification bell para always updated kayo sa aking mga latest uploads. Hanggang sa susunod po, this is Inday Judonne saying, hoy, hoy, hoy! Chips ahoy! Thank you for watching! Bye! See you next time!